Magandang araw po sa inyo mga kabayan. Ako po si Dr. Joy Ellen Barameda. Dito po ako naka-assign sa Astor Medical Center, Almuntaza, sa May Siring Road. Pag-uusapan po natin ngayong araw na to ang tungkol sa cervical cancer at pap smear. Ang cervical cancer ang isa sa pinakamadalas na cancer na nakikita sa mga babae sa buong mundo. Sa katunayan, pang-apat ito sa pinakamadalas na cancer na meron tayong mga babae. At dito naman po sa Qatar, ito ang ikatlong pinakamadalas na cancer. Ang dahilan ng cervical cancer ay ang human papilloma virus. Ito ay kadalasang nakukuha sa pakikipagtalik. Sa kabutihang palad, ang cervical cancer ay mabagal tumubo. Kaya may pagkakataon na ito ay maagapan o sa pamamagitan ng pap smear at magamot ng mas maaga. Ang pap smear ay karaniwang ginagawa para sa ating lahat ng mga babae. Simula sa edad na 21 hanggang sa ikaw ay 65, maaari po tayong magpa-pap smear. Ang pap smear ay ginagawa lamang sa clinic at ito ay isang outpatient procedure. Ang babae ay pahihigain sa examination table at kung saan kukuha ng sample ng cells mula sa kanyang puwerta. At itong mga cells na ito ay hahanapin kung meron kang precancerous at or cancerous cells. Sa pamamagitan ng paraan na ito, maaagapan at madaling makikita sa isang babae ang pagkakatao kung siya ay mayroong cervical cancer. Kung ikaw ay 21 years old hanggang 50 years old, pap smear ay dapat ginagawa kada 3 taon. At kung ikaw naman ay 50 hanggang 65 taon, ang pap smear ay ginagawa kada 5 taon. So, hindi naman po ito araw-araw or buwan-buwan na ginagawa. Importante po na gawin nating regular ang pap smear dahil ito ay magiging malaking tulong upang maagapan at masugpo ang problema ng cervical cancer. Maraming salamat po.